Tinulungan ako ni Wanda. Nasaksihan daw ng buong bayan ang kabayanihan ng kakambal ni Conchita. Malaki ang naitulong niya sa pagsagip. Pero ano naman kaya ang kapalit ng kanyang pagligtas sa kanila? Uy, totoo bang isang asang tumulong sa inyo kagabi? Oo, kitang-kita ako. Kahit nga ako, hindi ako makapaniwala eh. Dito, dito! Dito ko nakita si Wanda. Wanda! Wanda! Ang mga araw ay naging taon na mabilis ding lumipas at naging dekada. Dito sa Makalelon, Quezon, natagpuan ang aming team si Lola Conchita. Ang babaeng sinasabing ipinanganak daw na may kakambal na ahas. 104 gulang na ngayon si Lola Conchita. Naglaho na ang dating lakas. Subalit ang alaala ng kabataan ay hindi pa rin kumukupas. Lalo na ang misteryong bumabalot sa kanyang pagkatao. Pinanganak ako, ang sabi ng aking nanay, ako may kakambal ng ahas. Wanda ang pangalan ng kakambal kong ahas. Mahamayan, oo. Ngayon kalaki, hindi naman nag-ano ng tao yun eh. Binilang na ang mga taon nang namatay si Wanda. At matagal na ring huminto sa panggagamot ng mga nakagat ng ahas si Lola Conchita. Pandan ako, hindi ko na kaya. Ang palakad na ka na hindi kaya. Ayaw ko na siya paggamutin. Ayaw ko kahit may nadating. Nakikiusap ako na matanda na yan, baka hindi na kayanin yung kamandag. Kahit na ako nahihirapan, gusto ko pa rin si nanay buhay. Ang pangatlong anak na si Alice na ngayon ang nag-aalaga kay Lola Conchita. Sa kanyang munting tindahan, kinukuha ni Alice ang pang-araw-araw nilang gastusin. Mas lalo raw siya ngayong nagsusumikap dahil nais niyang bigyan ng komportableng buhay ang ina habang may natitira pa siyang panahon na pwede siyang makasama. Wala akong hiningi sa Diyos kundi sana si nanay, huwag niya na bibigyan ng sakit. Kawawa naman kasi matagal na panahon na hindi namin siya kapilan. Sa dapit hapon ni Lola Conchita, wala raw ibang hiling sina Alice, kundi mapasaya si Lola Conchita hanggat may pagkakataon pa.